eyeball. Ayan siya. Tapos ito yung ilalagay natin sa loob. Ayan. And then yung acetate, 10 pieces din to. Ayan siya. So buksan natin ito, papakita ko sa inyo. Mommies, oh, nakakatuwa yung Bible kasi 'di ba sobrang liit niya, pero pag binuksan niyo, ayan no, may mga nakasulat. Susunod natin. Ayan siya. Ayan, Holy Bible. Tapos ayan no, may mga nakasulat talaga sa kanya. Ayan. Sobrang liit kasi, hindi nagpo-focus yung camera. Ayan siya, oh. May mga nakasulat. Ayan siya. Ayan, Bible, di ba? Ang cute! So, ito naman mga mommies, yung acetate. Ayan siya. So, 10 pieces to. So, ang magiging itsura niyan, ganito siya. Bigyan mo nga ako, bibisa. So, ito siya. Tapos, ayan, ganyan yung itsura niya. Ayan. Tapos, bibili na lang kami ng ribbon. Actually, may ribbon na kami dito eh. Ayan o. So, pwede na namin itong pang-design. Dito. Tapos, ito, ilalagay mo siya dito sa loob. Tapos, may Bible siya nakalagay na ganyan. So, ayun. Ganyan po siya. So, papakita ko na lang next vlog or next video natin kasi mag-DIY ako ng souvenir item ni Baby. So, ngayon pinakita ko lang sa inyo yung unboxing. Anyways, 280 pesos to, babe, no? 280 pesos siya lahat. And this one, 15 pesos to. Ito naman, 30 pesos ata to. Madami naman siya, worth it na yung price. Tapos, ito, 10 pesos ata to. Basta 280 pesos siya mga mommies. Lagay ko na lang yung price. Meanwhile, mommies, ito po, i-share ko sa inyo yung aming DIY souvenir item para sa aming christening or sa binyag ng aming baby na si Cheska. So, ito siya. DIY lang to. Ginawa namin ni Daddy. Ayan siya. Siya yung nag-layout nito. Yung, ayan. And then, kami nag-design nito. Ayan, may paribon. And then, ito, mayroon tayong Holy Bible dito, guys, sa loob. Tapos, para siyang snowball. And then, yung Holy Bible na to, nababasa to kasi mayroon siyang mga nakasulat sa loob. So, yung napanood nyo kanina dun sa unboxing natin, ayun siya. So, ito siya, guys. Ayan ang ating DIY na souvenir item. So, today, i-share namin sa inyo kung paano namin siya ginawa. Ito yung iba pang item na gagawin namin. 9 pieces to. Ayan siya. So, ito yung kanina yung pinakita ko sa inyo. Ito yung sample namin na ginawa namin. So, ngayon, ipapakita namin sa inyo kung paano namin siya gagawin. So, very simple lang naman siya. Anyways, kung may maririnig kayo mga mommies na sounds sa background kasi yung anak ko gising pa siya. So, ayan. Ito yung mga kakailanganin natin. Ito, guys. Or mga mommies, ito yung ginawa ni Daddy. So, para mas makatipid kayo, kayo na lang mag-layout nung pinaka, yan, ganito. Kayo na lang gumawa. Ito kasi si Daddy lang gumawa na ito eh. So, nakatipid kami. Kasi pag gagawin mo to, this is 300 pesos din. So, ito 45 pesos lang to sa isang photo paper. Mas makakamura kayo. And then, ito yung ating mga Bible. Ayan, ito siya. 9 pieces. And then, kailangan natin ng ribbon na maliit. Ayan. Hindi na kami bumili. Ito yung gagamitin namin na ribbon dun sa balloon. Ito na lang din gagamitin namin dito sa souvenir item para, di ba, hindi na tayo bibili ng ribbon. And then, meron tayong tape. Ayan, iti-tape natin yung ito. And then, kailangan natin ng stand para sa Bible para tumayo siya. And syempre, kailangan natin ito. Ayan siya. Binili ko rin to sa Shopee, mga mommies. And if you want to know the price, I'll put the link na lang sa description box sa baba para makita nyo rin. Ayan siya, guys. Pink kasi, color pink. Kasi baby girl. So, ayan siya. So, ngayon, share na namin sa inyo kung paano namin siya ginawa. Ayan siya, guys. So, guys, ngayon, ipapakita namin sa inyo kung paano namin siya gagawin. So, first, kailangan ilagay natin siya, ito. Ilalagay natin siya dito sa loob. So, una, ibibigit natin siya dito. Ganyan. Ayan. So, dadi pa na ako natin. Yung dito mga mommies, ititape na lang siya. Kasi pag hindi mo siya tinape, babagsak yung pinaka, ito. So, kailangan nakatape talaga siya.
Ganyan. Make sure na yung pag nagtitip kayo, kailangan na-tape lahat. So, ganyan siya. Ayan. So, nakatayo na siya mga mommies, as you can see. Ayan. So, pag ganito, dinodoble namin siya. So, hindi pa kaya. Kasama ko si daddy na dito siya. And hindi naman siya makikita kasi lalagyan natin siya ng, tawag dito natin yung pebbles. Pebbles ba yun? Styroballs. Ayan. So, ayan. Tapos na natin to. And then, gawin natin siya sa lahat. Para isahan lang. So, hindi pa ako na. Kompleto na namin siya. So, ngayon, ang next naman is, ididikit natin tong Holy Bible. So, guys, ang next natin ilalagay is yung Holy Bible. So, since ito yung front ng ating souvenir item, so, dito na lang namin siya ihaharap. Ganyan. So, ayun, nagupit na kami ni daddy na ang ganito para tumayo siya ganyan. So, lagyan na lang natin siya ng glue stick para dumikit. So, ayan. Paganyan siya. Ano mga daddy? Pag-inito ba yun? Ganyan. Ito. Ganyan nga, ganyan. Ganyan. So, yan nakadikit na siya. So, ito naman ang inidikit natin. Gaganon lang natin siya, paganyan. And then, ilalock. Ayan siya. Ilalock lang natin siya ng ganyan. So, ayan. Ganyan lang siya kadali. And then, ano na tayo yung ganyan. So, as you can see, wala kayong nating kasi yung ganyan. So, ipapakita ko sa inyo yung ginawa na ako dito. Nakadikit na siya. And then, ito mga mommies, pumili ako ng parang ganito maliliit. Ayan. So, ito ilalagay natin sa gilid. Ayan. So, ito siya. Mommies, ito yung ilalagay natin dito. Ganyan. So,
medyo ginabi na ako. Pero okay lang kasi sobrang ganda naman ng souvenir item natin. DIY lang to guys. So, ayan siya. So, as you can see, iba yung itsura nito kung gusto kong nakapinakita kasi naglagay po ako ng ribbon and then naglagay ako nito. Ayan. So, ayan lang siya. DIY lang siya. And ito na po siya. Ayan. Para siyang snowball. Ayan. And then, my holy Bible. So, ito yung ipapag-ipawis namin ni Daddy sa binyag ng aming baby. So, ayan siya. And ito, guys. Layout lang yan. Kami na gumawa nito. So, ayan siya. So, ayan lang po yung ating DIY. Ayan siya.